Yes, Mackie. I'll just call you again, okay? Sige, take care. Ikaw na munang bahala dyan. I miss you. Okay na yun, Ma. Bye. Are the greatest architects in my life. Benjamin Antipala. Yes. And John Elias Antonio. Yes, babe, you heard me right. You'll become a great architect. And not just an animator. My third wish, gusto ko, ipakilala mo ako sa mom mo bago tayo ikasal. Para sa'yo, pag-iisipan ko. Pero, kiss muna. Oh, isa pa. Oh, isa pa. Oh, isa pa. Oh, isa pa. Oh, one last. Happy birthday, babe. Thank you, babe. I love you. Babe. Pagod ka ba? Medyo. Thank you, ha? In-accept mo na yung friend request ko. So, finally, I met her. Si Celine. Oh, ayan na. Wala na akong utang sa'yo, ah. Nasagot ko na yung truth. Ngayon, naniniwala na ako dun sa nabasa ko sa internet. Yung sa buong mundo, meron kang anim na kamuka. Kamuka ako nga siya. Pero mas maganda siya. And she's so much more. Grabe kayo nagmahalan, no? Hindi namin pinag-usapan, biglang nangyari na lang. Kami na. And it was perfect. Wala kaming hindi pinagkasunduan. Para lang yung animation. I just assumed. Kasi dun sa mga videos nyo, parang ini-insist niya na dapat maging arkitekto ka. Ang usapan kasi, mag-board exams ka agad ako pagka-graduate ko. Tapos magtatrabaho ako dun sa architectural firm ni Tito Ben sa Laguna kasi sila may pinakamalaking kumpanya dun eh. Kaso nga lang, na-aksidente si tatay. So kailangan ko agad maghanap ng trabaho. At dun nagulo yung mundo niyo. Sa Manila kasi yung studio eh. So halos buong linggo wala ako. Unang beses yata namin ni Celine nagkahiwalay ng ganong kadalas. And she hated your job. Pero alam mo, nung tumagal, hindi na lang din dahil dun sa pera eh. Nung nagkalayo kami, parang na-realize ko na ang laki pa pala ng mundo.
Hindi lang pala si Celine at yung pamilya niya. You were growing. But we were growing apart. Nung gabing yun, gusto nang makipag-usap ni Celine. Kinukulit niya na umuwi sa Laguna. Pero alam ko eh. Alam kong yun ay ultimatum. Pero gusto kong panindigan yung desisyon ko na ayoko pang mag-board, gusto ko pang magtrabaho. Sigurado ako, nakita kami nung gabi na yun, magbe-break din kami. Hindi ko alam kung handa na akong mawala siya sa akin. Kaya hindi ako sumakay ng bus. Yung pala mawawala din siya. That's why you're here. To lessen the guilt. Baka sakaling tumigil lang yung walang katapusang sana. Sana sumakay ako ng bus. Sana sinunod ko na lang siya. At para din niya makalimutan na mahal ko siya. And that you will never stop loving her. Mia, okay ka lang? Oo. Mia, may sakit ka ba? Wala. Mia, umiiyak ka ba? Hindi. Mia, tumingin ka sa akin. Ayaw mo na umiiyak, di ba? Mia. Mukha ka ng map. Bakit ka ba kasi umiiyak? I just miss my family. Mia, mauna ka na.
tawag ako ng sergeant. Thank you for making me feel better. Good night. Buenos dias. Ano na namang dare to? Ayaw mo ba malaman kung ano yung katuloy ng kwento ng lalaki naghihintay? Ako, gusto ko. Mia, arkitekto na ako. Hindi ko naman sinabi na huwag ka na maging arkitekto eh. Pero ayaw mo naman na dumagdag pa to sa maraming sana ng buhay mo, di ba? Ellie, your talent is a gift. And I believe you can do both. Bale? Salamat, Mia. Oy, Toning! Yung application mo sa Mallorca, ha? Huwag mo kalimutan. Diyan pa na naman eh. Huwag mo kalimutan, oy! Ano nga yung sinasabi mo, yung cartoon? Hindi nila kwento yun ni Celine. Kwento nila ng nanay niya yun. Yung kapatid ko si Belinda, kasi yun ang laging tinatanong sa akin ni Ellie dati nung umalis yun. Kung kailan siya babalik, sino magmamahal sa akin? Kaya po palang lalim ng pinanggugutan niya. Kaya parang hindi maubos-ubos yung lungkot niya. Ingat ka sa lungkot-lungkot na yan. Mahirap magmahal ng isang taong hindi pa tapos magmahal ng iba.